your Pinoy pop superstar? Is Michael. 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 Still Michael Anthony Garcia. Si Michael pa rin. Is you, Michael. Michael touched us again. My Pinoy pop superstar is you, Michael. Wow! I let you go. I let you fly. Now that I know, I'm asking why. I don't want to run away, but I can't take it. I don't understand. You remember me somehow. Raise me up so I can stand on my excuses. We don't need to find a setup where some. Kabilang siya sa bagong henerasyon ng mga awit na inaabangan ngayon at tinatayang susunod sa mga yapak ni Jano Gibbs at Ogie Alcacid. Ngunit ang hindi alam ng marami, sa likod ng kanyang malamig na tinig at madamdaming pag-awit, ay larawan siya ng isang batang bagamat may hinanakit sa ina, ay patuloy pa rin nangungulila para dito. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng Pinoy pop superstar finalist na si Mike Garcia. Miss? Miss, matagal pa kaya tayo? Kaninang hapon pa tayo nandito ah. Oo nga eh, ang dami nagpapa-register. Tiyagaan lang talaga. Eh, nagugutom na kasi ako eh. Sige, kumain ka muna para di ka magutom. Manang, magkano po yung candy? At magkano ang piso? Opo. Salamat po. Manong, pabili nga ako tubig. Sige po. Manong, ako rin po pabili ng tubig. Salamat. Si Papang. Kuya, bakit umiiyak si Papang? Mike, iniwan na tayo ni Mamang. Sumama na siya sa iba. Bata pa lang si Mike at ang kanyang mga kapatid nang iwan sila ng kanyang ina para sa ibang lalaki. Dahil labis na dinamdam ng kanilang ama ang pangyayari, nalulung ito sa alak hanggang tumigil sa pagtatrabaho. Kaya unti-unti nitong napabayaan si Mike at ang kanyang mga kapatid. Manong, gugutom na ako. Ako rin, Manong, gugutom na ako eh. Di pa ba dadating si Papang? Huwag na kayong mag-alala. Darating na rin yun. Oh. Oh, ano naman yung manong yung hawak mo? Hindi niyo ba nakikita yung hawak ko? Fried chicken. Saan? Huh? Fried chicken saan? Oh, ayaw niyo, akin na lang to. Sige. Sarap nito, oh.
Sarap. Manong, hingi nga. Oh, dami-dami dito eh. Kuha lang kayo. Ako rin, ako rin. Oh, yan, gusto Mike, naligo ka. Sarap, di ba? Oh, ano? Sarap! Ano, gutom pa ba kayo? Isa na lang, kuya. Kuha ka pa. Ikaw, kuya, masarap ba yung fried chicken mo? Anong fried chicken? Eh, crispy pata to, no? Bengi naman kami dyan. Oh, agad. Bang! Papang! Papang! Oh! Wala. Papang! Bakit busing pa kayo? Ha? Eh, inaantay po namin kayo eh. Eh, dapat natutulog na kayo eh. Iniwan na tayo ng mamang niya. Pero hindi kayo dapat magalit sa kanya. Mahal kayo nun. Mahal na mahal kayo nun. Hindi totoo yan, Papang. Makasarili siya. Abo ko lang. Hindi ka magsalita ng ganyan. Mahal kayo nun. Alam niyo ba, mahal na mahal kong mamang niyo. Kaya dapat mahalin niyo rin siya. Magulo lang ang isip nun. Sino yung kausap ni Papang? Yung bibili nitong bahay natin. Bakit binibenta ni Papang yung bahay natin, Kuya? Eh, saan tayo titira? Huwag kayong mag-alala. Kaya ibibenta ng Papang tong bahay na to para mas makalipat tayo sa mas magandang bahay. Talaga, Kuya? Oo. Akala ko ba sa magandang bahay tayo lilipat? Bakit dito tayo unlit-lit? Tapos magkakasama pa tayo dito sa kwarto. Ansikip! Ayaw mo nun, magkakasama tayo. Di ba para lang tayo nagbabahay-bahayan? Ang saya-saya nga natin. Manong Ab, niloko mo naman kami. Ayos lang yon, Michelle. Ayaw mo bang makatabi yung mga kuya mo? Gusto ko kayo ni Manong Mike, pero si Manong Adong ayoko kasi dindiligo ang baho. Oo nga, Manong. Napansin ko lang, ha? Ang bantot nyo nga. Ang bantot? Oo, ang bantot! Ano nga na yan? Umiinom na naman si Papang. Kailan ba kasi darating si Mamang? Oo nga, Manong eh. Namiss ko na nga rin si Mamang. Kung ayaw niyang bumalik, pabayaan niyo siya. Abong, huwag ka nang ganyan magsalita. Mamang pa rin natin yung tinutukoy mo. May ganun bang Mamang? Iniiwan yung mga anak niya? Tignan mo si Papang. Hindi na makapagtrabaho. Hindi rin natin alam kung saan natin kukunin yung pera para pangkain natin, pagpag-aaral natin. Sabihin mo, malandi siya. Tama na! Huwag kayong mag-alala. Akong bahala. Tao po.
Ano yun? Si Mila Garcia. Sino ka? Si Junjun, anak niya. Dala. Mila, may bisita ka. Ma? Anong ginagawa mo rito? Kumusta ka na? Ma! Hirap na kami. Miss ka na namin. Lalo na ni Mike at ni Michelle. Bumalik ka na sa atin. Sumama ka na sa akin, Ma. Mahal na mahal ka ni Papang. Ma! 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 Mike! Anak, isang kanta naman dyan, oh. Eh, Pang, inaantok na po ako, eh. Anong inaantok? Sige na, pagbigyan mo na si Papang. Isa lang. Mo na si Papang. Isa lang. Isa lang po, ah. Oo. Chorus lang. Oh, sige. Isa lang po, ah. Aking na darama, pagsasama natin di magtatagal. Kay laki ng hadlang sa ating pag-ibig. Okay na yun, Pang. Okay na yun, Pang. Kaya talaga ito. Ano? Ano ang tingin mo sa kuya mo? Magaling, ano? Oo, oo. Oh. Pwede na sa perya. Pinapractice ako pa naman. Kaya nga pala, ang malong Junjun nyo. Ilang araw nang hindi ko nakikita eh. Nag-aalala na ako eh. Galit ba siya sa akin? Oh, andiyan pala si Manong eh. Papang! Junjun? Anak, ilang araw ka nawala? Saan ka ba nagpunta? Galit ka ba sa Papang? Eh, pasensya ka na. Alam mo naman, umiinom lang ako para makabawas ng lungkot ko eh. Naiintindihan ko po kayo. Eh, bakit ka umalis? Saan ka ba nagpunta? Ayoko po kasi kayo nakikita nalulungkot. Kaya sinundo ko po si Mamang. Nandyan po siya sa labas. Simula nang bumalik ang ina na magkakapatid, ay naging maayos na uli ang buhay ni na Mike. Muli ring sumigla ang kanilang ama at agad nitong tinigil ang pag-inom. Tila nagkaroon na uli ng saysay ang kanyang buhay bilang padre de familia, kaya muli siyang nagtrabaho bilang truck driver. Nawili naman ang kanilang ina sa kinikita nito sa direct selling at unti-unting pinuno ang kanilang bahay ng mga bagong kagamitan. Dahan naman, Dong. Baka mabanggayan dyan. Babayaran niyo yan. Mamang! Mamang! Uy! Yan yung sorpresa. Ito, oh! Manong may TV, oh! At, oh! Ano yan? Wow! Karaoke!
Teka. Oh, Dong. Salamat, ha. Eh, Mamang. Para saan po yung mga yan? Eh, di sa atin. Para saan pa? Tinumano ko karaoke. Ibig sabihin, makakapag-practice ka na kumanta. Okay. Ayos! May TV na. Hindi na ako makikinood ng basketball sa kapitbahay. Ano? Karaoke, oh. Saan na natin ipupwesto yun? Saan na? Oh, ay. Andito na pala si Babang. Babang! Babang, tignan mo, oh. Saan galing ang mga ito? Kinuha po. Saka kumuha ng pera. Naku, huwag kang mag-alala. Bulugan naman yan eh. Mababayaran din natin yan. Papang, tignan nyo, may karaoke. Makakanta na ako ng Ogie at Jano na makakanta. Ito mo. Oo, at kami naman lang mamang mo eh. Juju-juet kami. Hey! Dahil likas na magaling gumawit, labis na ikinatuwa ni Mike ang pagkakaroon nila ng karaoke. Dahil dito, nakapag-ensayo siya kaya lalo pang nahasa ang kanyang tinig para sumali sa mga patimpalak sa kanilang eskwelahan, kung saan madala siyang manalo. At dahil kasama na nilang muli ang ina, doble ang kaligayahang naramdaman ni Mike at ng kanyang mga kapatid. Mamang, dito na lang po kayo matulog. Uy, Mike, baka magalit sa'yo si Papang. Maglalabi-dabi pa sila ni Mamang. Ma, ano magagawin mo na? Ay, naku, huwag mo nga pansinin yung manong mo. Ikaw talaga, ha? Sige na, matulog na kayo. Mamang naman, bakit nyo kami pinapatulog agad? Eh, basta, sige na. Labi-dabi pa nga, manong. Naku, hindi, sige na. Mang, sandali. Mang, naririnig ko kayo ni Papang pagka madaling araw. Ikaw, kaya siguro pinapatulog mo na kami kagad. Kaya pala kami nag-iisip. Mga kapatid mo, wala pang naintindihan sa mga ganyang bagay. Ikaw talaga, naku, mga kalukuhan. Matulog na nga kayo. Matulog na kayo, oh. Okay. Matulog na. Sige po. Antayin muna natin si Mamang. Baka natutulog pa yun. Eh, baka naglabi-dabi sila ni Papang tsaka ni Mamang kagabi. Kaya napuyat. Oo. Oh, napuyat. Ayos ha. Marunong ka na rin magpatawa ngayon ha. Idol na idol mo talaga si Ogie. Singer na komedyante pa. Pero alam mo, kanina pa talaga sila nandyan sa loob. Mike, di ba malakas ka naman kay Mamang tsaka kay Papang? Katukin mo kaya. Sige. Pang? Mang? Pang? Mang? Pang? Pang? Mang? Pang? Mang? Nasaan si Mamang? Manong, lumayas na naman ang Mamang. Iniwan niya na naman tayo.
Pak, bakit naniwala naman po tayo ni Mama? Bakit ka umiiyak? Balik ka nga rito. Huwag kang umiiyak. Papang, kasi wala na naman si Mamang E. At yung ibig sabihin nun, magnalasing nga naman kayo. Hindi na naman kayo magtatrabaho. Oo nga, Pang. Mapapabayaan niyo na naman kami. Hindi. Hindi, mga anak. Pasensya na kayo sa mga nagawa ko nun. Sa mga pagkukulang ko. Pero, pinapangako ko. Simula ngayon. Hindi ko na kayo pababayaan. Aalagaan ko kayo. Pang, pangako niyo po ba yan? Oo, anak. Pangako ko, hindi na ako maglalasing. Abong, alis abong. Abong! Naging lasenggo ang ama ni na Mike, bunga ng pag-alis ng kanilang ina. Kabaligtaran naman ang nangyari sa pangalawang pagkakataong iwanan sila nito. Tinupad ng ama ni na Mike ang pangako nitong hindi na babalik sa pag-inom. Tinuloy din ito ang pagtatrabaho bilang truck driver. Pero ang hindi namamalaya ni na Mike, isa sa kapatid nila ang talagang nagdaramdam sa pagkasira ng kanilang pamilya. Bagay na magdudulot ng isang malaking problema sa buong pamilya. Ma, gumagaling na yata mang gitara yung anak ko ah. Papang! Manong, ah. Manong! Si Papang! Michelle! Ah. Si Papang nandyan! Manong! Papang! Oh. Papang! Ang Manong Abong nyo, nasan? Siya na po kayo. Kailangan po namin kunin yung mga appliances na. Hindi na po kayo nakapagulog. Naintindihan ko. Sige po, tuloy na po kami. Pang, ayan nyo. Balang araw ho, bibili ko rin kayo yung mga appliances na yun. Yung mas magaganda pa po doon. Kita ko yung mga gamit natin. Pinakuha ba ng Mamang? Hayop talaga siya. Bong? Bakit ganyan ang itsura mo? Bangag ka. Ano bang pakialam mo? Ang intindihin mo, yung asawa mong hindi makontento sa'yo. Hoy, Abong! Huwag mong babastusin ang Papang, ha? Eh, totoo naman eh! Pang, wala kang kwenta. Para ka lang pusang iniwan ng asawa mo. Kaya ngayon, wala na kaming Mamang. Abong. Kung ganun man ang iniisip mo sa akin, anak. Pasensya ka na. Pero, sana, kahit ganun man ang nangyari sa amin ng Mamang mo, huwag naman sanang maging dahilan para sirain mo ang buhay mo. Alam niyo naman, napakalayo na pinagtatrabahoan ko. Kaya nga minsan lang isang linggo kung makauwi ako. Pero
sana naman. Pag-uwi ko, pagdating ko ng bahay, sana madatnan ko kayo na maayos. Alam niyo naman, kayong mga anak ko lang ang kaligayahan ko. Ang paggamit ni Abong ng ipinagbabawal na gamot ang naging sanhi para magkaroon ng lamat ang relasyon nito sa kanilang ama. Labis itong ikinalungkot ni Mike. Pinakamalapit pa naman siya sa kanyang manong Abong, lalo na't pareho silang mahilig sa musika. Alam mo, dapat marunong ka rin mag-gitara. Si Jano yata marunong din mag-gitara. Oo nga, Manong eh. Napanood ko siya sa TV na isang beses. Ang galing! Ay, siya nga pala kuya. May sasalian ulit ako singing contest sa school. Sana manalo ulit ako. Sigurado na yun eh. Magaling ka naman eh. Tsaka manang-mana ka sa akin. Yaan mo. Balang araw magtatayo tayo ng banda. Ako gitarista mo tsaka composer. Tapos ikaw naman ang vocalista. Oo ba? Ayos yun. Sige nga. Pakita mo nga yung ano. Paano ba to? Eh. Alis na ako. Junjun. Pang. Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo, ha? Opo. Ha? Labay po po, Pang. Sige no. Po, Pang. 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 Sorry po. Pare Abong, ba't di kayo umiinom? Tagay ka naman dito. Hindi na pare. Pas na ako, tambay na lang ako dito. Ha? Ano? Hindi na umiinom yan si paring Abong, pare. Kasi, talamak na sa pinagbabawal na gamot yan. Adik na yan eh! Pare, hindi na. Tumigil na ako. Ha? Anong tumigil? Talamak ka nga dito eh. Best friend mo na nga yung pusher dito sa atin. Tol, huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Baka may makarinig sa inyo. Totoo naman ah! Alam namin marami kang problema. Simula nang tinurotot ng mamang mo, ang papang mo, at iniwan kayo magkakapatid. Tarantado ka! Ay! Pre! Ang ginawa mo! Tara! Tapos na! Papang, Papang, kailangan daw pong operahan si Abong. Sabihin mo, gawin na nila kung anong dapat nilang gawin. Ihahabol na lang natin ang pera. O sige po, pakikiusapan ko muna yung doktor. Pang, saan po kayo pupunta? Pang, saan ako kuha ng pera? Mangungutang ako. Kung wala akong mautangan, bebenta ko yung bahay. Mike, bantayan mo muna si Manong Abong mo ah. Kakausapin ko lang yung doktor. Manong. Ang Papang. Si Kuya Junjun. Si Michelle.
si Papa ang umanap ng pera pang operasyon mo. Si Manong Jun at si Michelle umuwi lang sandali. Kumusta nga pala yung singing contest? Okay lang, Manong. Champion nga eh. Di ayos. Ano yun, Manong? Mike. Lagi mong tatandaan. Basta magsisikap ka lang. Balang araw, sisikat ka rin. Katulad ng mga idol mo. Si Jano at si Ogi. Oo naman, Manong. Gagawa pa nga tayo ng banda, di ba? Pero, paano mo nasisigurado? Pare-parehas kasi kayo. Pare-parehas na alin? Pare-parehas kayong bulang sahay. Ikaw talaga, Manong. Ang lakas mo pa rin, mga sir. Ano yung Manong? Natutulog ulit ako. Pagod na pagod na ako. Ikaw na bahala. Kay Papa. Basta, Mike. Tandaan mo lang palagi. Balang araw, sisikat ka. Basta maniwala ka lang sa sarili mo. Sige, Manong. Manong, gumising ka. Manong. Gumising ka, Manong. Manong, gumising ka. Manong. 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 Manong! Nakausap mo na bang mamang mo? Nasabi mo ba sa kanya? Pang hindi ko siya mahanap eh. Pero sinabi ko sa mga auntie. Pero ang sabi ko ni mamang, ayaw niya pong maniwala. Kasi baka gumagawa-gawa lang daw po tayo ng kwento para bumalik siya. Hayop siya! Hayop talaga! Ipasabi mo na lang sa kanya, hindi natin siya kailangan. Dapat sana si Ronald dito siya namatay. Hindi rin dahil sa kanya, hindi tayo nagkakagarito. Sana buhay pa ang anak ko eh.
Abong. Dahil sa laki ng nagasto sa pagkakaospital at pagpapalibing ng manung-abong ni Mike, natigil siya sa pag-aaral. Bagay na hindi niya minasama dahil batid niyang nahihirapan na rin ang kanilang ama na pagkasyahin ang kinikita nito sa dami ng kanilang pangangailangan. Dahil sa mga paghihirap nilang ito, kung kaya nagdesisyon makipagsapalaran sa Maynila si Mike at makitira sa pinsan niya si King. Oh, Mike. Pasensya ka sa munting tahanan namin, ha? Medyo maliit, tsaka masikip, eh. Wala pong problema doon. Kahit nga po dito, okay na po ako dyan. Talaga, ha? Ah, oh, si Ate Sheila mo. Pinsan ko si Mike. Hi, Mike. Kumusta ang biyahe? Okay lang mo po. Masaya. Eh, ngayon lang po kasi ako nakasakay ng barko, eh. Ah, talaga. Mukhang mabait tong pinsan mo, ha? Mabait dyan. Oh, kugutom na yan, eh. Paghain natin muna. Ali. Sandali, ah. Magkahain lang kayong pagkain. Baba mo yung bag mo dyan. Naging mabait man ang pinsan, ay hindi pa rin naging madali ang buhay ni Mike sa Maynila. Ilang buwan na rin si Mike sa Maynila nang dumating ang isang napakagandang pagkakataon. Star Search on GMA 7 kung saan one star will really outshine them all. Yan ang Pinoy Pop Superstar. From rigorous 40 weeks of auditions. Mike! Bilis! Alam mo, bakit hindi ka sumalid sa Pinoy Pop Superstar ng GMA? Magaling ka naman kumante. Tsaka di ba kaya ka pumunta rin sa Maynila para maging singer? Kesa pakanta-kanta ka sa mga video ka na yan. Eh, yung mga sumasali po dyan, yung mga magagaling eh. Ano ka ba? Magaling ka! Magaling kang kumanta! Abangan natin yung susunod na advertisement dyan. Tapos isulat mo yung mga detalye. Kuha ka ng ball pen tsaka papel, bilis! Ito po. Sige, abangan natin. Malay mo, manalo ka. Maghahaponan mamaya. Oo naman. Sige. Anong gusto mo ulam? Ikaw na bahala. Basta may sabaw. Pwede na prito? Ikaw na. Anong? Biro ka talaga. Eh, kung okay lang po sana kung makairam ako ng pera. Oo naman. Saan mo gagamitin? Eh, pupunta po kasi ako ng GMA. Magpaparegister ako para doon sa Pinoy Pop Superstar. Ngayon ba yun? Sige, magkano gusto mo? Eh, 50 pesos lang po sana. 50? 50 pesos? Sigurado ka? Opo, eh, nakakaya naman po kasi. Nakikitira na nga po ako dito. Dagdag pakain pa. Tapos, mangingi pa po akong pera sa inyo. Ito naman, batang to. Wala yun. Wala yun. Ayan, 50. Sigurado ka kasi yan, ha? Opo. Maraming salamat po, Manong. Sige, wala yan. Okay lang yan. Much money. Thank you. Okay. Salamat po ulit. Good luck! Hindi ka maaga. Oo. Oh, ba't ganyan itsura nyo? Bakit basang-basa ka? Eh, naulanan po ako. Ay, sus, magbisa nga ng pantaas mo. Pwede paghain mo ko yung pagkain. Oh, sige, madali ah. Sandali. Tulungan ko na po kayo. Hindi na, ako na. Ah, Manong, maraming salamat po ah. Sinundo nyo ako. Eh, kung hindi kayo dumating, hindi ako makakauwi. Wala ako pera eh.
Hindi ko naman po alam na ganun kahaba yung pila doon. Ay, naku. Okay lang yan. Eh, kailan ba audition mo? Eh, sa isang linggo na po, Manong. Naku. Eh, di kailangan pala mag-practice. Oo nga po eh, kaso wala naman tayong cassette player dito eh. Huwag ka mag-alala. Ako bahala. Didelayan siya tayo. Hindi ka na, kaya na kayo. Nakahanda na. Oh, kaya tayo. Pero magpalit ka muna ng shirt. Pasambasa ka eh. Sige po. Sunod ka na ha. Oh, pwede na ba yan? Pwede na to, Manong. So okay na to, kaysa naman sa wala. Ayan. Pwede ka na mag-practice. Sige po. Ah, teka, teka. Oh. Para saan po to, Manong? Kunyari microphone mo. Di ba? Ay, talaga, Manong. Sige, practice. Patuloy na nag-ensayo si Mike gamit ang maliit na cassette player. Ang kakulangan sa gamit, hindi niya kailanman itinuring na hadlang para maabot ang mga pangarap. Hindi nagtagal, inalaman rin ng kanyang mga kamag-anak sa Iligan City ang kanyang pagsali sa Pinoy Pop Superstar. Kaya nag-ambaga ng mga ito para padalhan siya ng pera, pambili ng damit at sapatos na gagamitin niya sa contest. Mr. Michael Anthony Garcia. Kinakabahan na nga ako eh. Okay. Lahat kayong natira dito, tatawagan na lang namin kayo. Pag tinawagan namin kayo, dun nyo palang malalaman kung pasok kayo o hindi, okay? Maraming salamat sa pagpunta nyo. Nakaraw ka na naghihintay ah. Wala man lamang tawag o text. Oo nga po eh. Okay lang yan, Mike. Kanya-kanyang panahon yan. Karating din ang swerte mo. Alam mo, pag hindi ka nakapasok sa audition na yan, madali lang yan. Meron ng application form dyan para sa mall. Pinapan mo na lang, doon ka magtrabaho. Teka, kunin ko ah. Pakitignan nga yung text na yan. Sino nag-text? Manong! Oh! Para sa akin. Ha? Manong, Banang! Tanggap na po ako sa Pinoy Pop Superstar! Oh! 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 No! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Congratulations, Mike! Congratulations! Michelle, nakapasok ako. Hindi nga makapaniwala eh. Ang dami nag-audition. Hindi ka swerte, Manong. Magaling ka lang talaga. Ikaw talaga, pinola mo pa ako. Hayaan mo, Michelle. Pag ito nagtuloy-tuloy, makakapag-aral ka na sa college. Akong bahala sa'yo. Talaga, Manong, ha? Oo naman. Manong, ang papang, kakausapin ka raw. Oh, sige. Hello. Mike, anak. Oh, alam mo, anak, lahat kami rito eh. Ipinagdarasal ka namin lagi. Huwag kang mag-alala. Pangako ko sa'yo. Basta't nakaabot ka ng finals, gagawin ko lahat ang magagawa ko para makapunta kami lahat dyan.
Kaya, galingan mo lagi, ha? Opo, Pang. Gagawin ko po lahat para manalo. At yung performance mo, huwag mong kakalimutan. Lagi mong iaalay sa manong abo mo. Alam ko kahit nasaan siya, siguradong panonoodin ka nun. Opo, Pang. Tandaan mo lagi, anak, ha? Mahal na mahal ka namin. Does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand? Our winner, our Pinoy Pop Superstar for the night is Michael. Oh my gosh, we have a new champion! I let you go, I let you fly. Now that I know, I'm asking why. I let you go, now that I've found a way to keep somehow. So, my Pinoy Pop Superstar is... Michael! Pinoy Pop Superstar is you, Michael. All right! The one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, that has now become a lie. But Michael touched us again. My Pinoy Pop Superstar is you, Michael. See the butterflies' colors. Listen to the birds that were sent to sing for me. I think it's still Michael Anthony Garcia. This is such a wonderful place. 7 linggong sunod-sunod na nanalo si Mike sa Pinoy Pop Superstar. At dahil dito, ay napabilang siya sa Grand Finalist. Ngunit hindi pa ito ang pinakamalaking pagsubok na haharapin ng binata. Hindi ko akalaing aabot ka sa ganito, anak. Pinagmamalaki kita. Alam mo, miski na hindi ka maging champion dito, para sa amin, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Di ba? Okay na po. Bye, Mike. Salamat, Pilika. Okay. Oh, eh, ayusin mo naman yung ano. Eh, nako, Pang. Kinakabahan po ako eh. Makakasama ko na kumanta yung mga idolo ko. Para akong nananaginip. Mukha nga eh. Bukas pa yung zipper mo, no? Hi! Okay na po ba? Hi! May sulat ka galing sa labas. May fans ka na! Ba? Fans! Tignan natin. Kanino galing yan, anak? Ah,
ang mamang po nasa labas. Kanina pa raw sila sa labas. Hindi pa kumakain. Kasama din niya isa niyang anak. Huwag kang mag-alala, anak. Pinapunta ko na rin si Manong King. Binigyan ko ng pera para pakainin sila. Sabi sa akin ni Manong King, naghihirap na rin yung buhay ngayon ni Mamang. Nagtatrabaho siya bilang isang janitor sa Cavite. Yung mga anak niya hindi makapag-aral. Ano pong gagawin ko? Gusto niya raw ako makita eh. Parati niya ako pinapanood sa TV. Ikaw na magdesisyon, anak. Dahil hindi pa handa si Mike na harapin ang ina, ay mas pinili nitong huwag na munang magpakita nung araw na iyon. Sa puso niya, alam niyang nangungulila siya sa yakap ng ina. Ngunit hindi pa rin niya nakakalimutan kung gaano silang nasaktan na magkakapatid, pati na ang kanyang ama, nang iwan sila nito. First grand finalist! Here to conquer the SOP stage, Pinoy Pop Superstar's first grand finalist, Michael Anthony Garcia! With the country's renowned concert kings, the King of Soul, Jono Gibbs, and the ultimate songwriter and performer, Augie Alcacid. Walang araw, sisikat ka rin. Katulad ng mga idol mo. Si Jono at si Augie. Michael, mahigit isang taon na makalipas na manalo kang finalist sa Pinoy Pop. Ano ngayon ang pagkakaiba, pagbabago sa buhay mo? Noon, kontento lang ako sa ganitong bagay na natatanggap ko kasi yun lang yung meron. Eh ngayon, parang may gusto akong bilhin sa sarili ko, mabibili ko na. Paano ka ngayon pumupunta sa trabaho mo? Nagta-taxi lang po. Ikaw ba bumibili ng pananamit mo? Ikaw pumipili? Opo, ako. Tapos meron po din yung mga sa sponsors namin. Libre yun, di ba? Libre po yun. Abadi, ang dami-dami mo ng damit ngayon. Oo nga. Aha. So ano pang mga aspeto ng buhay mo ang nagbago? Dito sa Manila, ako lang po yung mag-isang tumitira dito. So natutunan ko pong maging independent. Kung paano ko po ipag-serve ng pagkain ng sarili ko. And ultimately, ano ang iyong plano? Magkaroon ng sariling album and mabigyan ko ng sariling tahanan yung family ko po. Gusto mo silang akuin na, dali na sila dito. Ano naman ang feeling nila for your success? Siyempre po, masaya sila. Nung dumating ka ng Maynila, ano ba yung inaasahan mong mangyari sa'yo? Did you expect it to be really no, this well? No, hindi po talaga. This good? Hindi po. Pero hindi ko po lubos maisip kung paano po ako naparating dito. Ikaw ba nag-train sa boses mo? Mahilig akong sumali sa mga theater. Every time na may tinuturo sa akin yung teacher namin, kahit papano, ina-absorb ko po yun. At saka sa kuya ko pong mahilig din sa music. Pero kamusta na kayo ng iyong mama? Ngayon nasikat na siya. I'm sure alam niya na ganyan ka ng kasikat. Pinatawad mo na ba siya? Opo. Sa akin po, wala pong problema. Kasi kung anong pong naging kasalanan niya sa amin, syempre po, ina ko pa rin siya. Are you saying na bukas ka? Opo, bukas sa kanya? Talagang yung pangyayaring yun eh, hindi mo lang na iwasan na hindi mo to pa rin yung iba mong mga commitments, no? Yes po. Kung gusto makipagkita sa'yo ng mama mo, how would you like it done? Gawin niya ulit yung ginawa niya na pumunta siya sa GMA, padala siya ng letter,
Kasi nung time na yon hindi ko siya na-meet eh. So, kung darating po yung opportunity na yon makikipag-meet na po talaga ako. And when you see her, syempre, will you embrace her? Will you kiss her? Yes po. Oh, you would like lahat to ng hindi ko nagawa sa kanya, gagawin ko. Yung ba ang magandang aral na you know, matututunan ng mga kabataan sa'yo o meron pa bang iba? Kung may dream po kayo na gusto nyong makamit, don't stop until you get it. At huwag nyong kalimutan po talagang magdasal kay God. And also po, may nagawa ang isang tao sa iyong kasalanan. Buksan nyo po yung puso para mag-forgive. Yan daw hanap buhay mo, no? Opo. Eh, mabilis daw yan makapagpalaki ng ulo eh. For me naman po, kung ano yung lifestyle ko before, yun din yun po yung ngayon. Meron kayang kanta na pwede mong awitin that will best describe how your life has gone? Kantahan mo naman ako, in short. Ah, sige pa. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Ooh, thank you. Michael, thank you very thank much. You ah. At talagang we wish you all the luck. No? Yes po. And I don't see any reason kung bakit hindi magpapatuloy ang success mo. Gusto ko pong magpasalamat sa Pinoy Pop Superstar, sa GMA Arts Center, at saka po sa magpakailanman sa pag-share sa buhay ko sa iba. Oh, maraming you. Salamat po. Alam ni Mike na sa tamang panahon ay maghihilom din ang lahat ng sugat at hinanakit ng kanyang pamilya sa inang minsan silang sinaktan at tinalikuran. At habang hinihintay niya ang pagdating ng araw na ito, sa ngayon nakatuon ang lahat ng kanyang oras at atensyon para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Upang tayo'y di magkalayo, sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso magpakailanman.